Hey guys, good morning sa inyong lahat at welcome ulit sa ating YouTube channel Barke Bitoy's Journey TV. So happy new year po. Ito po ngayon ay January 2, 2022. So welcome po sa bagong kabanata ng ating buhay. Bagong kabanata ng taon ng ating buhay. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon sa taong ito at nawa ay tuloy-tuloy ang blessings na ibibigay ng Panginoon sa inyo. So ngayon guys, for today's video na gagawin natin ay meron pong nagtanong sa aking washing machine tutorial paano magbaklas kung paano daw tatanggalin ang pulsator ng washing machine. Lalong-lalo na po kung naiipitan ng barya sa loob o merong naka-stack sa loob. So ngayon, yun ang ituturo natin sa video ito. So guys, papakita ko lang sa inyo yung pulsator ng washing machine na ito. Ito po ay Sharp Digital Autologic. So automatic po ito. So ayan, kung nakikita ninyo, ito po yung pulsator niya. Paano daw po ito tatanggalin, babaklasin? Kasi pag may na-istakan ito ng piso sa ilalim guys, o di kaya mga foreign materials na pwedeng makabara doon, mag-i-stack po ito. So marami pong type ng pulsator. Hindi lang po itong ganito na expose agad ang kanyang lock. Ito po yung pinaka bolt lock niya. Ano po yan? Screw. Meron po ditong ibang klase na may bilog po dito. Kung kayo po ay nagmamayari ng bilog na yon, para po makita ninyo itong bolt lock niya, pinaka lock nitong pulsator na to, para makita po ninyo yun sa pinaka bilog niya, sa pinaka ibabaw, meron pong bilog na takip. Pinakaibabaw ng bilog ah, parang pabilog na gano'n ah. Meron pong takip doon sa pinakaibabaw. Ang gagawin nyo lang, sisikwatin lang po ninyo yung meron pong sikwatan doon. Sikwatin nyo lang po yon. Tatanggalin nyo yung pinaka cover sa pinakataas ng bilog na yon. Tuklapin nyo lang. Pag natuklap nya po yon, may expose na po doon yung ganito. O di kaya makikita nyo dyan, nut po yan para mag-hold po ito doon sa loob. So, meron din pong isang klase na bilog lang siya dito. Wala po siyang maliit na takip sa bandang taas. So, ang gagawin nyo lang, pipisilin nyo lang po siya dito sa gilid ganun. Buong takip po ang tatanggalin ninyo. Nakalock lang po yun na may yung plastic na parang may lock sa gilid. Na pag kakabit nyo po siya ulit, isushoot nyo lang po dyan sa butas, tapos tutulak kung sana po siyang maglalak yung plastic doon sa gilid ng inyong ganito, sa pulsator nyo. So ngayon ito, dahil ganito to, screw type, exposed na pati siya, so tatanggalin natin. So mahirap magtanggal nito guys, kasi minsan stuck na to sa loob, may mga foreign object na dito sa loob, minsan nagkakalawang. So kakapit na itong bolt doon sa pinaka parang gear niya sa shafting ng paputang motor, kasi yung ilalim nito parang gear, tapos diretso sa labas doon sa pinaka parang flywheel ng lagayan ng panbelt papuntang motor ito. So ang gagawin natin at sa ganitong type guys ay ano, mayroong ganitong type na may fan belt na maiksi lang, diretso, ganun. Meron ding diretso na rin sa motor ito. May motor nang nakatayo dito sa ilalim. So, depende po ng type ng inyong washing machine. Pero, ang bukasan lang po talaga ito lang. So, ang gagawin nyo lang, ito kasi medyo bago-bago pa to. Bagong linis lang itong ano na ito, washing machine. Kaya hindi pa to masyadong matigas. So, pipihitin lang po siya para matanggal itong lock. Ayan. Pagpihit,
Pagkatanggal niya po itong lock, ito po isa. Yan. Malinis pa po yan kasi bagong linis lang po kasi itong washing machine namin. So, pag natanggal nyo na po yan guys, ang pinakamahirap din na tanggalin niyan is ito. Ito mismo. Yung pinaka-pulsator niya. So, ang gagawin natin para matanggal natin, kailangan natin munang igalaw itong pulsator. Ganun, no? Ganyan. Gagalaw-galawin lang natin siyang ganun. Ganyan. Ganun. Galaw-galawin natin. Kabilang gilid, ganyan. Para gaganong-ganon siya. At yung mga stock niyang mga dumi, o kaya mga kalawang doon sa loob ng pinaka-gear ay magagalaw. So gagamit tayo ng maliit na flat screw. Wala kasi kaming flat screw na yung talagang flat screw lang. So ito, subukan natin. Ipitin natin pag ganun. Susuksok natin yung flat screw dito. Saktong ma-hold siya. Tapos saka natin angat. Angat. Danda. Ayan, umangat na. Pero dahil madulas, nahuhulog ulit. Yun na yun. Aangat na siya. Nga lang, nahuhulog siya ulit. Ayun! Tanggal din natin guys. So, saglit lang. Mahirap guys mag-content na ayun. Walang hawak na cellphone. So, ayan po, makikita ninyo yung kalawang sa pinakaloob ng gear niya. Yan po ang mga nag-i-stack sa loob ng shafting niya para kaya hindi siya agad-agad naaangat. So, ayan po yung pinakagitna niya. Noon. So, yan po yung pinakagitna niya. So, pwede nyo na po kunin yung piso dyan sa paligid kung sakasakaling meron o kahit anumang foreign materials na nagbara. So, ganun lang po. Pagbaklas na ito. So, dahil malinis naman to at wala namang nahubulog na mga foreign objects dyan, babalik na natin to. So, pagbalik, ganun lang din po. Shoot nyo lang naman yan eh. Yan, madulas lang po talaga ito. Kaya kailangan ayan, babalik nyo lang po siya at ilalagay ulit yung pinakalock niya na bolt. Pagtapos ng makuha yung mga nakabara sa loob. Hirap talaga guys mag-vlog ng nag-isa ka lang. At higpitan. Ganyan lang po pag-higpit ko kasi may hawak pa akong cellphone. Pag nag-higpit po kayo, hawakan nyo lang ito. At higpitan nyo po itong nasa bolt. Ganyan. So, okay na po yan. Ay. O nga. So, okay na yan. Gagana na yan. So yun lang po, maraming salamat at sana may natutunan kayo sa video na to. At kung gusto niyo pang matuto sa mga ganitong klaseng mga trabaho, pwede niyong i-comment down below para masagot natin sa susunod nating video. So maraming salamat sa inyong lahat at Happy New Year. God bless. Bye-bye.